4,000. 4,000 para sa kuryente. Eh, wala nga tayong aircon, no? Pay lang. Pati tubig ho. Tumaas na. Lahat, tumaas na. Pati kilay ko, nasa bubong. Ay. Didiskartehan ko ho, Chang. Para hindi na ma-short. Ano? Kukuha ka na naman ng ibang racket. Cherry Red, bakit hindi mo na lang kaya lapitan yung mga Estrella? Eh, pakilala mo si Malaya. Sigurado naman ako, hindi naman tatalikuran ni Paco yung pagiging tatay niya. Ayoko. Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Basta ayoko. Bakit? Natatakot ka bang kukunin nila yung bata? Baka. Kaya mas gugustuhin mo nalang mamatay. Chang, hindi mamamatay yung bata. Hindi yung bata, Cherry Red. Ikaw! Dahil sa pinaggagawa mo para makaipon, para makaprovide, ikaw ang mamamatay. Mabuti nang ako, Chang, kesa ano, magpanggap ako na wala niyong sakit sa puso ko. Naalala ko pa nga lahat ng ginawa nila na parang kahapon lang. Kaya pasensya ka na. Hindi ko pa rin kaya. Cherry, mag-isip-isip ka nga. Hindi ko naman sinabi na kalimutan mo na lahat. Ang sinasabi ko lang tayong dalawa, nag-survive tayo dahil naging practical tayo. Practical pa rin ako, Chang. May paninindigan lang. Si Paco ba yung tatay ng bata? Oo naman, Chang. Oh, okay. Para alam ko lang na hindi yun yung rason kung bakit hindi mo pinapakilala yung bata kay Paco, di ba? Ewan ko sa'yo. Oo. Oh, di mo to. Ako na naman. Oo. Oh. Eh, bakit naman hindi? Sabi mo, mas malaki yung kita mo kung magbubukas ka ng kantin doon. Kaya lang ho, Chang. Kaya lang ano? Hindi naman ako makakaalis kung kailan ko gusto. Mahirap mapako sa isang lugar. Cherry Red, di ka ba napapagod sa kakatakas? Take pa natin ang pugante. Alam mo, dapat siguro, palagi kang naka-rubber shoes. Para any moment, pwede kang tumakbo. Oh, aba! Ay, nako, Chang. Si Malaya, lumalaki na rin. Gusto mo ba lumaki siya na parang may pinagtataguan? Di gumagaling ang sugat na di hinaharap. Sana nga ganun kadali, Chang. Ano bang gusto mo, Cherry? Isa-isa silang malumpo. Kumain ng putek. Maghirap. Maya-maya ko din. Sir Paco, hindi na po kayo tatakbong mayor? Hindi na ho. Tapos na ho tayo sa politika. Ibubuhos ko muna yung oras ko dito sa rancho. Malaki po ang kinita ng rancho, kaya pinapaayos ko po yung hatian para sa lahat. Sir Paco, magandang balita po yan kasi po yung anak ko papasok na po ng college. Eh, siyempre, pagdagdag tuition po. Salamat po. Buti naman. Pero mga alan, hindi lang ho yun. Na aprubahan na po yung plano natin para sa hospital na itatayo natin dito sa radyo. Hindi na ho natin kailangan lumayo para magpapagamot. Sir Paco, wala akong masabi. Maraming salamat po. Lalo yung pinasaya yung piyesta natin. Nako, mangalan, hindi ho. Kami ho dapat ang nagpapasalamat sa inyo, sa inyong lahat. Dahil ho sa kabila ng mga nangyari po sa amin, sa pamilya namin, sumusuporta at tumutulong pa rin kayo. O sige na, para masimula na ang kasayahan, kumain na tayo. Kain na tayo sa loob. Sige na, pumasok na. Tutulungan ko si Cherry pag nalaman niya yung tungkol sa pagpapatayo niya ng pagamutan. Sana nga ako. Sana ako. Sige na, pasok na kayo sa loob, ha? Magpaparamdam din siya sa iyo. Sa inyo.
Sige po, kakain na kami. Salamat po ulit. Ano? Kuya Paco. Seb. Si Mia nga pala, taga Weekly News Live. Isang news web channel. Sige ho, pasok ma'am. Hi, I'm Mia po. Gusto ko lang po sanang i-feature ang rancho ninyo tungkol sa sustainable ranching community na meron kayo dito. Well, ma'am, actually, hindi po namin idea yan. Bale, nasimula na po yan dati pa. In-expand lang po namin. Sino? Can I have a picture of you po? Kayo magkakapatid. Sure. Sure. Tara. Ayaw mo ba? Eh, ikaw yung ano natin dito eh. Pambato sa mga ganitong pictorial. Diba? Yes, thank you, Mama. Hindi lang kooperatiba ang itinayo ng mga Estrella para sa mga trabahador ng rancho. Meron din silang livelihood center, training center, eskwelahan, at sa susunod na taon ay ospital. Opo, ma'am. Bali ho, yung kita po ng rancho ay ginagamit po namin para sa pagtayo at maintenance ng mga establishments po namin. Ang pwede niya, Lola. Nak, sino yung sinasabi mong pogi? Yung pinapanood ni Lola Ebs, Estrella. Nakita ko lang, Nak. Nasa news eh. Estrella, ang ganda. Di tulad sa ating Maguayan, ang buntot. Kilala mo ba sila? Ha? Yung mga Estrella, kilala mo ba sila? Hindi. Magandang umaga po, sir. Pasok. Opo. Nahanap mo ba yung pinapahanap ko sa'yo? Nahanap ko na po siya, sir. Saan nakatira si Cherry? Makinig kayo, okay? A for apple, hindi apple. B for bear. C for car. D for dog. D for egg. F for fish. Anak! Mama! Anak ko? Good girl ka ba ngayon? Meron akong pasalubong para sa'yo. Wow! Ang ganda nito! Anong sasabihin mo pag may binigay sa'yo, Mama? Thank you, Mama!
Halika na. Tingnan mo yung mga laruan mo. Inagpit na natin. Hi. Hello. Ilan taong ka na? 6. 6 years old po. 6 years old ka na? Sabi ng mama ko, huwag na daw ako makipag-usap sa mga hindi ko kilala. Tama yung mama mo. Pero ako si... Kilala kita. Estelia ka, di ba? Tama. Ako si Paco Estrella. Ba't mo ako kilala? Naikwento ba ako sa'yo ng nanay mo? Hindi po. Napunood kita sa cellphone ni Lola Ebs. Chang Ebs? Mayaman ka, di ba? Pahinga ako ng pera. Ano? Bakit ka tumatawa? Seryoso ako. Pengen ng pera. Diba? Pahinga ako ng pera. Ano? Bakit ka tumatawa? Seryoso ako. Pengen ng pera. Chang. Paco. Kamusta na ho kayo?